Kalahating dekada siyang naging ermitanyo. Ang isa sa ating mga makabagong makata, makabayan, makabuluhan, ang mga tulang sinasaawit ni Mr. Dong Abay. Ang tanong, sa Iyano o nung magsolo, ano nga ba ang mga multo at isyong bumabagabag ngayon kay Dong? Wasak siya, mga bayaw. Basta, wasak. Ganda ng lugar, oh, napaka-romantic dito, no? Eh, para masarap paglabas ng acoustic guitar, kanta-kanta lang. At mga bayaw, iyan ang masarap gawin ngayon. Pero, imbis na magkantahan tayo, makipagkwentuhan na lang muna tayo kasama natin ang nag-iisang Dong Abay. Ayan, no? Namin. Magandang gabi sa'yo, Dong. Ako, nahihiya ako eh. Bakit naman? Eh, idolo ko to dati. Eh. Hanggang ngayon. Buti nga, sumasama pa sa atin ko eh. No? Kumusta ka na, Dong? Ito, okay lang ako. Mm-hmm. Okay pa ako. May banda ako ulit. Oo, balita ako. At nag-release ako ng album. Mm-hmm. Ito ba 'yung sinasabi mo dong, 'tong Rebulto? Ayan, Rebulto. Sino nag-produce nito 'tong Rebulto? Ah, nag-produce na Team Manila. Mm-hmm. Ah, 'yun. Kaya ganyan 'yung visual art. Maganda 'yung maganda 'yung kanya ng design. Natin 'to, bago-bago pa 'to sa akin. Hindi ka naman masyadong fascinated kay Rizal. Halata ko lang. Hindi kasi 'yung nangyari, wala naman ako sa idea ko na gagawa ko ng album tungkol kay Rizal. Nagsimula yan sa ano sa Dulaang UP. Mm-hmm. Nung 150 years ni Rizal, so maraming mga lumabas na mga tribute sa kanya. Mm-hmm. Sa pelikula, sa theater to, yung kinontak ko ng Dulaang UP, meron silang play, Rizal X. Mm-hmm. Sabi na, sulat daw ako ng, ano, ng dalawang kanta para include sa play. Kasi collaborative eh, iba-iba. Iba-ibang artist. Rizal X, sa, no? Rizal X. Mm-hmm. So, nag-contribute ako ng tatlong kanta, ginamit nila yung dalawang kanta. Nung habang ginagawa ko yung album na yan, nag-research ako. Basa ako ng mga sulat-sulat ni Rizal, ni Bloomington, ganyan. So, nangyari, ginanahan ako. So, sa akin, full length yung dating kahit na 7 songs ng yung album. Mm-hmm. Kumbaga, pinayagan ako ni, sa tingin ko ni Jose Rizal na makagawa ng 7 kanta. Mm-hmm. So, inyong resulta, yung Rebulto. Tsaka parang elektronika to, di ba? Parang ganun yung dating, di ba? Oo, kasi ang nangyari dito, nag-record ako ng demo ko, gitara tsaka ng boses ko, sinabi ko kay Buddy, tsaka kay Buddy Raymond. Sa bala. Buddy sa bala ng Razor Edge, tsaka si Raymond. Binigay ko sa kanila yung demo ko. Kinausap ko sila, mag-recording na kami kay Shinji sa Sound Creation. Sabi niya sa akin na, walang gitara. Siyempre, hindi ako sanay na walang ano eh. Walang, kasi rock and roll tayo. May ano, may gitara, may bass, saka may drums. Yan yung alam ko na basic sa musika pag tumutugtog. Inisip ko na posible. May punto sila na gawing elektronika yung album. Kasi fictional yung story, saka magical yung story. So, anong may naratibo ito? Ibig sabihin, itong mga kantang to, may narrative for itself. Napanood mo yung pelikulang Bayani Trivial? Oh, napanood ko rin. Tignan mo na bago sa lahat, eh, masarap itong iced tea. Ayan, no? Uminom muna tayo ng iced tea. Ayan, ayan, no? Masarap yung iced tea natin. Ayan, no? Parang pinakagusto ko sa lahat dito, yung title, yung titigas. Ayan. Kanya-kanyang Rizal, diba? So, si Rizal is different things to different people. Ano ang Rizal mo? Ang Rizal na definition ni Dong Abay. So, tingin ko itong tattoo ko. Ito yung Rizal ko. Rizal sa Dapitan. No? Tol, si Ronnie Lazaro yata yan, tol. Hindi ko alam eh. Basta, pinatuto ko kay Chris Garcia. Pumunta siya sa Pilipinas kasi Las Vegas based si Chris Garcia. So, naisip ko na gumawa ng, ano, ng homage tattoo kay Sir Rizal. Kasi yung, si Rizal sa Dapitan, ito yung pinakagusto kong Rizal. Kasi ito yung Rizal na nakatulong sa mga kababayan natin. Tinuruan niya yung irrigation, tayo siya, nagtanim siya. So, in-improve niya yung Dapitan. Babaha pa rin doon hanggang ngayon, ha? Saan? Sa Dapitan? Dapitan? Talaga? Oo. Hindi pa ako nakarating. Sa likod ng USD. At the risk of, ano, no? Ginawa mo itong Rebulto, tapos iba yung tunog mo. Okay. Siyempre, iba rin naman yung tunog ng Dong Abay na solo doon sa dati mong banda, na Razorheads. Okay. Hindi ka ba natakot na baka ma-alienate mo yung mga dati mong mga followers? Ganito, ang nangyari dyan kasi kumbaga nung... Yan. Sakto yan, may pulutan. Laman. Anong tawag po dyan? Chick. Chick, wow. Wow. Tapos pwedeng makahingi pa ulit ng iced tea ka mo. Okay, tuloy. Okay, tuloy. Sorry. Kasi sa akin, naniniwala ako sa producer ko. Kumbaga mitiwala ako sa dalawang tao na to na matagal ko na rin katrabaho. Si Buddy tsaka si Raymond. Naisip ko na nagtagpo kami sa level na tipong bakit hindi tayo mag introducer ng ibang tunog na hindi na-expect ng mga tao galing sa akin. Kasi na-expect ng mga tao sa akin, kakanta ako ng mga punk, kakanta ako ng mga folk at saka ng mga
kanta na ano ganyan nanlilimahit sa reunion mismo pulang kapag alagad ka ng sining kung naniniwala ka alagad ka ng sining ang binibigay mo sa mga tao something new bago kasi kung wala kang mabibigay di kakanta ulit ako ng banal na aso kumbaga forever ko nang kakantahin yan yun ang pinakamalaking hit ng Eraserheads oo nga pala hindi ko pala hit yun pare ko pala yun toing nagkaroon ng pan nagkaroon ng Dong Abay marami kasi nagtatanong bakit lagi nag-iiba-iba ang personnel mo. Mahilig ako mag-disband ng banda. Isa na sa mga ano ko layunin ko sa buhay. Parang ayaw kitang maging kabanda. Masasaktan ako. Sasaktan lang. Hindi. Sa akin kasi pa ewan ko, siguro hindi nila ako gustong katrabaho yung mga dati kong kabanda or tipong naghahanap ako siguro ng mga galing na kabanda. Sa tingin ko na tagpuan ko na yung o baka may ibang landas na silang gustong tahakin. Sa tingin ko yung unang rason kung bakit dalas ako magwatak siguro with regards sa musicality. Kumbaga may mga gusto akong puntahan na sa tingin ko ayaw puntahan yung mga kasama ko. Okay naman akong katrabaho eh. Kung trabaho, tugtog. Pero ayun pa, isa pa. Ano naman po yan, sir? Balong la pobre. Saktong-sakto yan. Marami tayong kinakain. So, sa akin, masaya ako sa ginagawa ko na may mga tao talaga ako nakakausap. Kung gano'n ka siya. Salamat, Lord. Kumota ako ito eh. Tapos meron pang soso. Iyan, oh. Masap daw yung parang adobo nila dito eh. Ano? Hindi ba sa every album, mayroong attempt at recapturing the old glory? Hindi eh. Sa akin, mas masaya ako na pupasok ako sa studio. Nakatrabaho ko sa Shinji, sa Raymond. Tapos naririnig ko yung bagong tunog ko. Tapos pinitipa ko sa bahay yung recording ko. Tapos nagagawa ko yung boses ko. Kasi yun na yung pagkakataon na palagi kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong gamitin yung boses ko bilang instrumento. So sa akin, kumbaga, marami pa ma-expect yung mga tao. Kumbaga, been there, done that, yung glory na yan, kung may glory man. Yung glory naman yan, hindi man nagbigay sa akin ng bilyong piso. Yung glory na yan, may brace na ngayon yan. Wala naman akong nakuhang bahay at lote dyan sa glory na yan eh. Pero sa akin lang, kumbaga, mas masaya pa rin na nagpapatuloy ako. So, na-enjoy mo lang yung creative process? Oo, doon ako mas nag-enjoy. Doon ako kinikilig talaga eh. Talagang gustong-gusto ko talaga yung buhay ko na involved ako doon sa paggawa ko ng kanta. Kasi first and foremost, hindi ako composer. Mas gusto kong tawagin sarili ko as songwriter. Kasi gusto ko talaga na susulat eh. Kumbaga, kaya nga ako nagpatatoo nito. Ito yung aking unang tattoo kay Johnny Lau. Para matandaan ko talaga na kailangan ko talaga magsulat. Parang may batang ng anak, no? Yun talaga yun. Ito yun. Palagi siyang buntis, yung bulol. Ito yung aking creativity tattoo. Kumbaga, gusto kong isipin palagi nanganak ko ng anak ng ideya. Pero yung mga ano... Alam mo ba, Lord, na-witness ko nung graduate ko. Kailan lang. Pumunta kami ni... Di ba kami nag-document ni Fox? Fox. Fox lang, oo. Ang ganda nung ano na yun. 10,000 years after nung... Oo. Pero ano, nung graduate ako, ano, after 17, 18 years. Kasi, kumbaga, tinapos ko talaga yung undergrad ko sa... Sa UP, sa University of the Philippines. Anong tinapos mo doon? 18 years? Bachelor of Arts in Philippine Studies. Philippine Studies. Yun ba yung original na course ko? Yun yung original na course ko. Kumbaga, hindi ako nag-library science, so galing ako engineering. Pinaparinggan mo ba si Dahil sa Facebook, may time din na umaten pa ako nung parang exhibit mo na parang paalis ka ng ibang bansa, di ba? Parang papunta ng Netherlands ba? Hindi. New Zealand. Tapos nag-ano ka pa ng exhibit. Anong nangyari doon? Ba't mo naisipan na mag-migrate na lang? Yung time na yun talagang nabigla ako sa nangyari sa buhay ko na tipong kasi pamilya ako, may anak ako. So, iniisip ko na kinakabahan ako sa magiging kinabukasan ng anak ko. Bagsak talaga yung ekonomiya ko. Gusto ko na umalis sa Pilipinas, ayoko na dito, ayoko na kayong makita ko. Natural na makaranas ng ganyan. Totoo yun. Minsan ba, hindi mo nararamdaman na parang medyo ungrateful o ingrato ang audience? Hindi ko sila masisisi, mga tao eh, kasi nakikinig sila eh. Kung hindi lang kilala, okay lang. Kung nila alam yung mga kanta ko, okay lang din sa akin. Mas grateful ako dun sa mga mas nakikinig or tipong alam kahit may isang kanta. Nag-show ako sa Chicago, pare. Wow! Okay. Itong nakaraang buwan. Tapos meron nung isang matandang Pilipina na never pa ako napakinggan. Siguro mga 60 plus na siya. Pagkatapos ang concert, pare, lumapit sa akin. Sabi niya, salamat sa'yo.
convert mo ko. Where can I buy your albums? So hindi niya alam yung yung Eraserheads, hindi niya alam yung Long Away. So natuwa ako doon. Ayun ang sa tingin ko pinaka ano ko eh, kung grateful ako sa ano eh, doon sa ginagawa ko na meron akong namumulat na isang tao na hindi alam ang iyong nakaraan. Oo, oh, walang parang alam. Tabula rasa yan. Oo. Oh, oh. Mm-hmm. Okay. Pero dahil dyan, Dong, ito, sarap din ito, Dong. Yan, ayaw. Yan, ay, sige. Ano? Dahil malapit na yung September 21, kumain tayo. Masasabi mo na, you are a much happier man now than you were nung period ng seclusion mo. Una-una pa rin, masaya ako kasi may anak na ako eh, si Awi, at kailangan niya ako. Kumbaga, meron kang responsibilidad eh. Katulad dati natin kung ano ka, rock and roll ka lang na ganyan. Wala kang tungan buhay mo. Kung gusto mo mag-style ng pera. Kung saan ka matutulog, ganun lang. Oh, yeah. Nagawa niyo ba yon nung kainitan ng banda mo na Eraserheads? Na ano? Lustay, maraming babae. Yung tingin ko, akadim. Yung mga chicks, ganun? Yung meron mga ano yung mga feminist. Mga feminist? Siyempre, kapag mag-rock and roll ka na dyan, di ang sama ng tingin sa'yo. Sabihin sa'yo, masyado kang you're a pig, you're a chauvinist ka masyado. So sa akin lang, siyempre, ano ko rin yun. Konsiderasyon ko din yung nakikinig din sa akin ng mga ganyan. Tsaka hindi ako gwapo eh. Wala naman debate dyan. Oo, nga. Balita ko, ikaw ay guro din sa iyong anak. Nag-homeschool yung anak ko. Sinay namin na mag-asawa na sa desktop, ito yung homeschool yung anak. Hindi, siya mismo. Siya mismo. Ako pero, kami dalawa na asawa ko. Kasi, English teacher. Saan kumukuha sa desktop ng ano? Siyempre, internet. Tapos meron kami mga kaibigan din ng mga homeschoolers na mga parents. Umattend din ako ng conference ng association ng mga homeschoolers sa Pilipinas. So, nakakuha kami ng ideya kung paano gagawin yung homeschooling ng anak ko. Meron ka tinatawag na green thumb. Oh, green thumb talaga. Noon pa, kahit anong college ako, meron mga tinatilim ako talaga na buguhan. So kaya ka nakaka-resi... Yung mga ligaw na damo, pinuputol mo ba yung mga ligaw Rizal na damo? Rizal sa Dapita. Ha? Mga ligaw na damo, pinuputol mo? Oo, nag-aalaga ka rin ng mga ligaw na damo? Hindi, hinugot ko rin siya kasi, kasi hindi siya magandang tingnan sa ano, sa aking hardin. May pocket garden lang, hindi malaking hardin, pero enough na para makapag-relax. Kasi nakaka-relax yung green. Kapag nakakita ka ng green, kapag palagi na lang nakarap ka sa computer, para ma-relax yung mata mo, titingin ka sa green. Pag pagod ka sa trabaho, titingin ka sa kakapunuan. Green din yung tinitignan ko eh. Sabihin na natin, itong pamumuhay mo ngayon ay hindi typical na bahagi ng tinatawag nating sistema ng mga tao nasa age group mo. Okay, yung mga ganyan, mga executives, mga ganyan. Yung kaibigan natin na si Raymond Marasigan mula sa bandang Yano noon. Okay. Medyo nangamba siya noon, pero hindi, unfounded naman yung fears niya. Kasi parang, wow, bakit ganito? Magdi-disband yung banda niya na Yano. Pero kasi, yung edad nila noon, masyado nang late para pumasok ka sa konbensyonal na opisina. Tama. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, nakikita mo ba yung sarili mo sa ganong estado na bumabalik sa konbensyonal? Alam mo, dahil wala na akong gig, wala akong magawa sa music para magkaroon ng pera, may pinusa ko dati na handa akong maging kapaglinis ng bahay. Kumbaga janitor. Bakit hindi? Isip ko na rin na mag-call center. Oo. Pero, tuto lahat ang tao. Mga kaibigan ko. Siyempre, kumbaga, pa-apply naman. Kumbaga, pasok mo naman ako dyan. Ayaw nila. Ayaw nila. Tuloy may ginagawa mo. Handa ka na mag-MRT araw-araw. Ganyan. Oo. Kumbaga, handa ako magsuot ng necktie. Inisip ko na yun, pare. Kahit pang diaper, wala talaga. Wala. Oo. Hindi na ako nada-diaper eh. Feeling ko kung ikaw, masisira ulo mo. Oo, hindi sa kaya. Sa araw pa lang. Hindi kaya ng sistema. Masisira ulo nila sa'yo. Pwede rin yun. Eh. Hindi kaya ng sistema ko yung ganun. Kasi sa akin lang, kumbaga, nagtatrabaho ako, halimbawa, magsulat. Masarap magsulat kapag alas 4 ng madaling araw. Diba talagang, ano ka, yung utak mo, blanco, tapos tahimik. Wow, sarap ng gitara. Pagtutono ko yung gitara ko, talagang, alam mo, kinikilabutan ako pag kinikwento ko sa inyo kasi masarap yung pakiramdam ko na kasama ko lang yung gitara ko at saka yung sulat ko eh. Yung may papel dyan sa harap ko na blanco tapos yung gitara ko. Man, masarap talaga eh. Kumbaga, ayun yung hindi ko pagpapalit na gawain sa buhay. Yung mahabang proseso ng pagkukumbli, no?
mula sa Lipunan, parang iba na yung vibe ni Dong. Mm. Mas, ano na, mas... gusto ko, mas maliwanag. Mas gusto ko. Mm. Buhay ko ngayon. Mm. Unang-una, naramdaman ko na kailangan pala ako. Sino ang mga may kailangan sa'yo? Yan. So, yung mga tao na hindi ko na-expect na kailangan pala nila ako. Like, ako, ikwento ko na yung states ko, no? Pumunta ako sa Los Angeles, gig ako doon. Kasama si Bamboo. Nag-concert kami sa Los Angeles, naramdaman ko yung mata ng mga tao, yung lungkot. Tapos pagkakita nila, pagkarinig nila ng mga ng kanta ko, na tinugtog ko, yung saya. So yung nakita mo, please, kantahin mo na. Teka muna. Baka yung mga kantang yan ay yung mga kantang inabot nila dito at narinig nila dito at naging bahagi ng kanilang kabataan. May mga ganyan. So, kailangan. Like, may mga lugar talagang pinupuntahan na tipong sasabihin lang yung kanta mo, sisigaw lang yung kanta mo, tapos kakantahin mo, tapos makikita mo yung tuwa, yung ngiti. Katulad nung ano, nung nag-gig ako sa loob ng preso, sa ay, maximum. Imaginin mo yun. Nasa laya pa sila nung narinig nila yung mga kanta ko dati sa dati kong banda. Tapos nung kinakanta ko sa loob ng maximum, sa loob na sila. Aramdaman mo, umiyak sila, umiyak pare. Ano ito yung pare ko? Hindi, Toyang. Toyang? Toyang. May isang henerasyon ka pa rin kasi na hindi mong itatanggal na para sa kanila, ang mga kantang kagaya ng Mangkulas, Pabili ng Sinelas, mga SM, ganyan, alam mo yun, naging bahagi ng buhay nila. Ito. May period doon sa karir mo dong na dinideprive mo sa kanila yun. Ikaw lang naman ang pwedeng kumanta ni. Tama. Pero yung may kaibigan ako, nanood ng Lou Reed sa Germany, wala siya kinantang Velvet Underground. Ay, Lou Reed naman kasi yun. Addict sila lahat doon. Pero sa akin lang, kumbaga, alam ko na papatayin ako ng mga tao kapag hindi ko nantayan. Naniniwala ako doon. Kumbaga, talagang inaano, kailangan kong kantahin. Sa akin naman, kailangan ko rin talagang kantahin. Hindi ka ba nasasawa? Siguro ano lang yan, Dong. 50% lang. Pero kailangan din matindihan ng mga tao. Na may tipong, bago ka rin namang ginawa, di ba? Oo nga. Na ang buhay ko nagpapatuloy after na itong mga kantang ito. Bakit mo ko inaakba yan? Ay, sorry. Akala ko na table kita. Kumbaga, gusto ko lang ipaunawa rin sa mga tao na hindi ako nag-uminto na magsulat ng mga kanta. So, as much as possible, yung set list ko, bibigay ko yung mga gusto kong kantahin sa live. Hindi dahil sa ni-request mo. Mas trip ko yun. Bottom line, ikaw pa rin ang number one audience mo bilang performer. Tama. Dapat masaya muna ako bilang performer. Tama. Bago kita mapasaya bilang audience. Kailangan ko maging masaya sa stage, lalo na yung stage akin yun. Isa siyang sacred space sa akin. Tipong yung spasyo ko na to, ginagalang ko to, tipong kailangan kong malagay dito sa stage na to, yung sarili ko para makita nyo, maintindihan ko ano yung gusto kong sabihin para sa inyong lahat. Kunyari lang, anong gusto mong huling hapunan mo? Wow! Gusto ko ano, Bicol dish. Gusto ko ng laing, mga kinunot, mga yung pagi. Gusto ko yung bakit? Ganun. Bicol Express, mga kasi, taga Bicol yung tatay ko, tapos yung sa wife ko, ano din? Bicol din sila. So, kumaga yung lasa niya, gusto ko. Yun yung gusto mo ano? Bicol, namimiss ko yun dito yung gulay-gulay. Mahilig ako sa gulay, yung gulay na may gata. Yung sa epitap naman. Epitap? Hindi ko alam eh. Pwedeng blanco na lang siguro epitap ko, no? Para sabihin nila, Rico Blanco, man. sa iyong funeral march. Pero mahaba yung funeral march, no? Mahaba, Gawin natin yung 3 songs. Sa tingin ko, ano? Something Cordillera. Yung Santa Cordillera. Mas gusto ko yun. Dong Dong Ay si Dong Abay. Pwede ganun. Dong Dong Ay! Ikaw? Hindi ko alam eh. Gangnam Style. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style! Uy, maraming salamat sa oras. Ay, salamat, Lord. Nakabura tayo ng show. Salamat. Galing. Mahirap magtanong. Actually, no. Kwentuhan lang tayo. Pero ano ba kayo? Salamat. Wow! What's up, guys? What's up?